Saudi Arabia, yung mga back pain nila. Eh, ang abogado nila, legal advisor ng Saudi Oger Claimants, yung mga, ito nga, mga OFW, ay si Attorney Roy M. Senyeres Jr. Oh, hindi ho pamilyar na sa inyo itong pangalang Roy Senyeres, di ba? Kaya alamin natin, ano ba ang problema nito mga OFW na ito, mga OFW na ito para do sa back pay? Attorney, magandang umaga po. Good morning. Po, Vice President and Kabayan Nolly De Castro, maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa akin sa inyong programa. Paano ba yun? Ito yung libo-libong mga OFW na hindi nabayaran ng employer, nagtrabaho ito sa Saudi Arabia. Ang ilang taon na ito? Kailan sila dapat nabayaran? Ano, nagsimula po itong kabayan, itong kanilang problema na sila ay na-display sa trabaho mula noong 2015 pa ho, thereabouts. Dahil nga po na-bankrupt yung Saudi Oger Company sa Saudi Arabia. So, mahigit kumulang mga nasa, ang reportedly, mga nasa 9,000 thereabouts ang mga kababayan po natin na na-displaced at naka-uwi na po dito yung karamihan. At ngayon ay inaantay pa rin ang kanilang claims. So, paano? Ang sinasabi nagkakaroon ng problema sa pag-register para sa naturang back pay. Ba't kailangan mag-register muna? Yes, sir. Ito pong registration, ito po ay isang platform na online na ginawa ng defendants to the case, which who is the Saudi Oger Board of Trustees. Sila po yung gumawa nito. Okay. At ang purpose po nito is para sabihin po sa mga claimants na mag-register dito sa nasabing website para po masabit yung kanilang impormasyon with the end view na ma-identify sila at sila po yung dapat makatanggap ng claims. Ang problema po natin dito, kabayan, is karamihan po sa kanila ay hindi po ma-accomplish yung nasabing registration for various reasons, such as kulang sila ng kanilang mga claim number na hinihingi. Okay. Wala silang kulang yung kanilang mga employment documents at yung iba pong mga claimants ay sumakabilang buhay na po. Ay. At they are now being represented by their wives or family members. At hindi po yung in this itong situation na to, hindi rin po nila ma-accomplish yung kanilang pag-submit. Kaya ano mga documents sila po ay nababahala dahil marami pa rin po ang bilang nila na hindi po naka-pag-register successfully. Ano ho ang number one problema nila sa pagpaparehistro? Ito pong mga napaka mahabang listahan ng kanilang kailangan i-submit na karamihan po ng mga impormasyon ay hindi na po nila hawak for various reasons. Kaya po tayo ay nananawagan sa DMW na magkaroon po, humingi po sila ng tinatawag na updated list or master list sa mga claimants. Totale, very active naman ang coordination nila at meron po silang group page. Para po sa ganon, para sa scheduled meeting ni Secretary Ople sa Saudi Arabia, whenever that may be, eh mabigay niya po itong master list or updated list doon sa kanyang mga counterparts pati sa Saudi OJ or Saudi Oger Liquidation Board para po masabi sa kanila, to intimate to them na ito po yung listahan kung sakasakaling meron pong hindi pa nakapag-register para po lahat po sila ay ma-identify nyo kasi nag-aantay po sila ng kasabing claims. So ito po yung isa sa mga panawagan namin. Inaantay pa po namin yung feedback ni Secretary Ople regarding this. But as we speak, kaya po medyo mabigat ito sa mga kababayan natin kasi ang sinasabi po ng ating gobyerno, basta tutukan nyo lang yung registration process, doon lang kayo mag-focus. But up to now, several weeks later, kasi ilang weeks na po ito binuksan na kabayan, ngayon, ganito pa rin po yung sitwasyon. Malaki pa rin po yung bilang ng mga hindi nakakapag-register. Attorney, di ba itong kumpanya na Saudi Oger Limited ay may master list ng mga naturang OFW na hindi nabayaran? So, ba't kailangan mag-register? Ba't hindi na lamang pagbatayan yung master list ng kumpanya? That's a very good question. Ito po yung napaka-importanting question na na-raise nyo. Dito po talaga tayo nagpo-focus. Tama po kayo. Kaya nga po sinasabi natin sa DMW, sinasabi natin kay Secretary Ople na
ito pong defendants, itong Saudi OJ or Saudi Ogre Group, malaking kumpanya to, with a push of a button, ika nga, they can get a hold of this master list para hindi na po tayo nandito sa situation yes. na sila pa yung nagre-reach out sa mga claimants para mag-register. So sila na po dapat, meron sila niyan. Kaya nga po, itong sa aspeto na ito, sir, sinasabi rin po natin, pangalawa, kay Secretary Ople sa DMW, na kausapin po yung kanyang mga yung mga taga Saudi OJ tsaka yung through yung mga through her counterparts na ito pong bagay na ito iparating po doon sa commercial court sa Kingdom of Saudi Arabia. After all, itong case po ay still pending essentially or in its entirety for the simple fact na hindi pa po natatanggap yung mga claimants. So formally through a motion or through a manifestation ay mapaabot po sana ito na itong mga defendants, wag na hupahirapan yung ating mga claimants, itong Saudi OJ. Kaya dapat po mapaabot ito. Sino ho bang nag-order na magpa-rehistro? Yung kumpanya o ang ating gobyerno o ang ating embassy? Yun nga po yung medyo nag-create ng confusion amongst the claimants. Kasi po ang reports na natatanggap natin, meron na pong pinaka court order recent or yun yung pinaka recent na court order na unahin yung mga claimants, but unfortunately ito pong order na to wala pa po kaming na nahahawakan mismo na nagsasabi nito, kaya ang ito pong mga tapos biglang lumabas po itong website na kung saan sila magre-register na ang sabi lang po ng mga taga DFA na galing po ito sa kumpanyang Saudi Ogre, kaya sila po ang nag-initiate nito. That's why we also want to get the involvement or the attention of the commercial court na medyo nahihirapan po yung mga claimants dito para po makapag-issue sila ng nasabing order to adjust or to relax some of these requirements. Okay. Sige, Attorney. Maraming salamat at follow-up namin ito mula sa inyo para malaman natin kung ano itong mga kailangan pa ng ating mga manggagawa. Salamat po. Good morning. Thank you. Good morning po, Vice President. Thank you. Si Attorney Roy M. Senyeres Jr., legal adviser ng Saudi Ogre Claimants, yung mga OFW.